Okay, so since we are talking about Java variables, we almost have the same as what we saw on C Sharp, di ba? Bakit? Kasi hindi naman underlying framework ng C Sharp si Java. So, tandaan, si Java ay iba sa JavaScript. Ang JavaScript, iba ang function nun. Pero almost parang parehas yung name, di ba? Pero magkaiba sila. So, meron tayong string, int, float, char, and boolean. Boolean starts with or allows you to be able to use it in a programming that has true and false functions. Yung lang output mo. Character, single characters, could be an A, a number, a space, a special character. No? Wag nga lang mga tinatawag na reserved words. Pag sinabi nating reserved words, mga ginagamit for programming. Like for example, yung word na public, hindi mo siya basta pwedeng gamitin. Yung class, hindi mo pwedeng gamitin kasi mga ano sila, mga pangalan ng mga reserved words na ginagamit for programming. Kung C Sharp to, yung pwede natin hindi natin gagamitin yung word na int kasi yun ang declaration ng integer. So, hindi natin siya pwedeng gamitin. Now, in Java, we have what we call the primitive types. And yung word na string, mapapansin ninyo sa lahat ng mga data types na binigay natin kanina, yung string lang yung naka-capital letter. Pakita natin ulit. Ayan. String, int, float, char, boolean. Okay? So, in the generation or the creation of Java, we have the different types of data types na dineclare. At yun yung mga tinatawag natin na primitive data types. So, nandyan yung int, yung boolean, yung char. Pero pagdating dun sa string, pag nakakapital yan, kahit sa C#, ang ibig sabihin nun, nagpa-function siya as a class. So, it does not represent a reserved word that is declared for a data type, but string functions as a class. So, pag class, pwede rin tayong maglagay ng constructor sa kanya. Okay, so pag-aaralan natin yung constructor sooner or later kapag sa discussion natin. Pero hindi tayo lalagpas ng prelim. Okay. So, since yung string is a Java class, sabi nga natin, when Java was created, it was decided that any class name would start by an uppercase. Okay, so usually we will see functions in C# na nakikita natin na parang hindi sila nakakulay gray and hindi sila nakakulay blue. Ibig sabihin kasi noon, naka-class siya. Ibig sabihin may underlying code na when you declare these special words or reserved words doon sa programming natin. So sa ngayon, you could use string for the declaration of hello world dito, pero you use it like this. Pero you could also use it as a constructor, no? Because it represents a class. So, ito yung representation kung paano siya gagamitin. Okay. So, pakita naman natin kung paano ginagamit yung primitive data types. So, just like any other programming languages that you have handled before, and ang isip ko nga sa klase natin na to, mukhang madadalian kayo. Okay? Sa Java kasi, ang mga data type natin is statically typed. Ibig sabihin, you need to have it declared first kapag ang code kasi nagre-read siya from top to bottom. So, kailangan, bago mo siya gamitin, kailangan mabasa muna siya ng program bago siya ma-execute. So, ibig sabihin, if you put in your data type or yung variable ninyo, after the function, it will not work. So you need to declare it first. So the program needs to read that declaration first before it could be used or else mag-e-error siya. Okay? So in our sample, meron tayo rito nakalagay int gear is equal to 1. So sa kotse, di ba may mga different gears tayo? Primera, segunda, tercera. So gear number 1, this would tell that there is a data type named gear at ang value niya is number 1. So remember, kapag tayo ay nagpapangalan ng variable, it should be based on function. Now, doon sa primitive data types natin, pwede tayong mamili kung ano yung mga
mga klase ng gagamitin natin pero usually based on function. So tulad ng sinabi natin last time, kung may edad ka, ano ang gagamitin mo? Siyempre, int. Dahil hindi naman ako kailangan ng float kapag nag-declare ako ng aking edad. Dahil unang-una, hindi naman ako magsasabi na ako po ay 17.5 years old. So usually, talagang whole numbers yung ginagamit. So int yung gagamitin. Now, as a default mga kaibigan, tandaan po natin na yung ating mga variables na yan, like for example, int, if we try to process it in a mathematical format, at ang answer natin ay may decimal pero int po yung dineclare natin, it will just show the whole number. Hindi siya maglalabas ng decimal. So, hindi mo pwedeng gamitin yung int kung ang transaction mo is parang bumibili kasi hindi siya gagana, di ba? So, it would be advisable to think first. Okay. So, kung titingnan natin dito, pag ako pala nag-declare ng int, kapag ang pera umabot ng 3 billion, hindi ko na siya magagamit. Hanggang 2 billion lang pala siya. Ngayon, yung float ko, pag gumamit pala ako ng float, yung decimal numbers ko, maabot lang siya ng 7 decimal digits. Pero yan, ginagamit na yan sa mga matitinding computation. Kasi as much as possible, that is to be precise. Kasi karamihan ang ginagawa natin, nagra-round off tayo. Diba? Pero, yung rounding off kasi ginagamit yon sa mga computation na hindi nagmamatter kahit yung 0.0001 percentage. So, sa iba, mahalaga yan kaya minsan gumagamit sila ng mas madaming decimal places. Okay? Pero nalaman natin na kung ako pala ay gagamit ng float, hanggang 7 decimal digits lang yung gagamitin ko. Tapos mara-round off na siya kung magsasobra. Pati rin naman sa double. No? Ganun din naman. Okay, so just like in using an integer, sa ngayon, magde-declare lang muna tayo ng mga variables directly. We will not ask for an input, no? So, ang gagawin lang muna natin, i-declare lang natin yung age and then pwede natin siyang i-print out ng age. Now, ang kaibahan niyan, dati kapag tayo ay nagpa-process ng if we want to show the integer in C#, ang ginagawa natin, yung name ng variable, kunyari age, age.toString para ma-convert pa muna siya before we could actually use it for these sentences. Pero dito sa Java, hindi. Pwedeng directly, print line, declare mo lang yung age, yung variable name, tapos pwede mo na siyang magamit. Okay. So, same thing that goes for the double. Sa double kasi, ang ginagawa natin is what we do is we declare it the double and then we process it. Pero the same thing with how the format of integer will be declared. Ganun din yung paraan ng paggamit natin sa kanya. Okay? Okay, so ang gagawin po natin, ika-cut ko muna guys kasi kukulangin na tayo sa oras. Aabot tayo. So magpo-post po ako ng another link for our meeting in our groups para hindi tayo mabitin dun sa oras natin. Okay? Sige po, stop ko po muna yung recording.